Anong petsa na? Ngayon pa lang tayo lalabas. Ama pala bro, may regalo nga pala ako sa'yo. Bigay ko sa'yo ngayon. Dahil isa kang big time, binilan kita ng cup na may RK. At meron ka rin mic para sa iyong wireless mic. Bro, hindi mo pa natatanong kung bakit RK? Rich King. Rich King. Hindi. Dahil isa kang big time cameraman, ikaw ay rich kid. Ah, ganun. Oo. Cameraman. Hindi, kaya rich kid. Ayaw mo nang tinawag kitang kid. Nakakabata. Thank you, bro. Sana nagustuhan mo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Preheat lang. Gas muna. Medyo matagal mag-preheat niyan. Malamig yung panahon eh. Hello, full tank premium. Hello, shout out sa mga kapatid ko. Pwede mo yung sticker. Wait, wait, wait. Orbit! Daddy, chill. Thank you. Ingat sir ha. Ito sticker mo. Yung sa inyo pa, dinitik ko sa motor ko. Ah, talaga? May motor ka rin? Ah, okay. Tignan mo bro, aliwanag ko. Parang kinukuha ng Diyos. Ingat sir ha. Buti na lang, advance na yung mga GoPro ngayon. Makakapag-vlog tayo kahit umuulan, no. So, hindi naman heavy rain ngayon. Saktong nalintik lang. Naambon pala. Nako, dito pa nasira. Sakto dito sa kurbahan. Ito yung sinasabi kong mini expressway kay bro Alfred. Sa mga nagtatanong naman kung okay ba ang ZH2 sa ulan, ang masasabi ko dyan is kung ikukumpara mo sa Z1000, mas okay to dahil meron siyang tatlong modes. Sa ngayon, naka rain mode tayo, ayan o. So mas less yung power na nilalabas ng makina para hindi tayo magdulas-dulas kapag napihit natin yung ating throttle. Tapos syempre naka-ABS naman siya kaya okay. Pagdating naman sa gulong, may advice ko kung nakapag-prepare ka rin sa bahay, ilambutan mo ng konti yung gulong mo para mas maganda yung kapit. Tsaka pagka pipili kayo ng gulong kahit sa anong motor, piliin nyo yung pang all-road condition. Huwag nyo i-focus sa pang race track lamang or huwag nyo naman i-focus sa pang ulan lamang, parang nasa gitna ba? Uy, yo, kakulay ko. Pareho kami naka-caterpillar. Tawag ko sa sarili ko pagka nagra-ride ng umuulan tapos magkakapote. Caterpillar mode. Dito sa pagra-ride natin sa ulan, it's so relaxing, no? Ang lamig ng panahon, ang babagal ng mga sasakyan. Chill lang. Kaya lang siyempre, mag-iba na yung mood mo pag nabasa na yung mga paa mo, nabasa na yung puwit mo. May retabli ka na, no? Pero para sa akin naman, di baling mabasa na yung pangilalim ko, basta yung upper ko okay na siya. Eh, ito naman pantalong ko, madaling matuyo. Eh, tapos may dala akong extra medyas. Nako, traffic din pala dito, guys, oh. Ito, major highway to, ah. Oh, proud na lang. Sana may panglabas dito, baka maipit naman ako. Iyon, oh. So, pupunta nga pala kami sa Wash Authority ngayon dahil ipapapipiap namin yung mga headlights ng motor namin. Kasama ko si Alfred at na-schedule na namin to. Hindi namin expect na uulan. So, nakarating na kami ng San Fernando galing sa aking bahay. Hindi pa basa yung aking paa. Feel ko lang malamig sa yung aking katawan. Hindi pa. Siguro, mas mabilis pumasok ang tubig ulan sa katawan natin habang nagmumotor kapag mabilis tayo. Lalo na sa expressway, yung wisik ng tubig na galing sa mga ino-overtake natin ating mga sasakyan, tinatamaan tayo, so mas mabilis pumasok sa ating kapote and sa boots. Pagkagaling ng hammer, no, anim yung gulong. Dito lang yan matatagpuan sa Pampanga. Arriving at Wash Authority. So, andito tayo sa Wash Authority. Oh yes, daddy. I'm on wet. Hello! Long time no see. Hey, Alfred, Watermax pala. Hindi, mukha lang basa kasi hindi na-absorb yung tubig eh. Ay, basa pala. Ma'am, pakihawak, pakihawak. Tayo. Yung ipapagawa lang namin is yung headlight lang. Kasi mabilis magpatakbo si Alfred eh. Pati yung gauge niya, ipapa-PPF natin, no? May cover na ba to bro? Ito? Ano pa yung naisip mong gusto mong ipa-PPF? Sa tingin mo yung tank? Dito, ito mabilis lang kasing gawin to bro eh. Sana, goods tayo doon. Binigyan nga pala kita nung mic. Anong brand yan, Saramonic? Sige bro, wasakin mo lang eh. Ay, yan yung pinaka-gift ko sa'yo. No, alam mo so, naman, binigyan mo ako ng Hero 7-Eleven. Wow! Ay, nagbablog ka pala? Oo, oh, ah, vlogger ako eh. Ay, vlogger ka ako. Nakalimutan mo na. Ay, ayoko pala. Bro, masasabi mo doon sa traffic kanina. Solid. Akala ko, hindi mo gagawin yun bro. Solid ba ang pagbili mo ng Zibs to? Ah, sulit na sulit. Oh, sige, saksak mo na yung mic. Ayan o, dito tayo sa Wash Authority. Ang sisipog nila. Alam mo ba bro, na kapag nagpa-PPF ka dito, may libre kang basa.
basahan. Ah, talaga? Oo. Mahal yung basahan eh. Dito tayo parang naririnig ng mayari. Alam mo ba, bro? Na kapag ka nagpa-PPF ka dito, mayroon kang libreng basahan. Talaga, bro? Oo. Sabi ng mayari. Mahal yung basahan yun na yun. Bro. Oo, mahal yan. Eh, no? Hindi ka nakakabili. Libre talaga? Sabi ko sa'yo eh. Ay, sir. Uy, libre na. Manda ka pala, sir. Manda ka pala. Sorry, hindi ka na kami napansin. Si Sir Gian nga pala ang mayari na Cash Authority. Pinakasuki natin. Dahil maganda yung pinakita nilang servisyo sa amin, kaya ako siya nire-recommend sa kaibigan kong si Alfred. Sir, thank you. Panoorin lang namin paano nila sirayin yung buto. Ay, paano guwitan yung buto. Binawash lang po natin, sir, para at least bago natin pasok doon sa clean room, malinis talaga yung high motor. So, nilinis na nila. Free spray lang, guys, para mawala yung buwangin. Tansya mo, sir, ilang oras matatapos? Alam mo, bro, para saan pa tinawag silang wash authority kung hindi wash yung motor? Tama. Kaya tama, binilisan mo sa off-road, di ba? Tama. Para sulit. Sinadya ako talaga. Para sulit. Kasi alam ko madudumi yan. Oo, tama. Bro, sure ka? Pwede sa ulan yan? Oo, pwede yan, bro. Paano mo nasabing pwede? Ilang beses ko nang ginamit sa ulan ito, bro. Para mas expert ka magpalipad ng drone, bro. Ikaw na lang. Ibinablog kita, bro, eh. Inihintay kong bumagsak. Wag naman. Magaling ka na pala, eh. Magaling ka na, eh. Humble talaga ni Alfred, oh. Shit. Tinuruan mo lang ako noong nakaraan. Uy. Paano? Yung pagpatay. Oo. Kita mo kung paano maglag yung drone. Sapul yung bintana, eh. Tapos na, sir. Yun, oh. Parang walang nangyari, oh. Sipin mo naka-PPF na yan. Tsaka sa headlight, oh. Dito naman tayo sa atin, oh. Ayos, di ba? Maganda, eh, no? Oh, may protection na, oh. Di ba? Buti na, agapan ko yung sa akin, oh. Malinis pa hanggang ngayon. Tiyak na matutuwa si Brother Alfred dito. Tiyak, sunduin natin siya. Bro, okay na yung motor mo. Bali yung sa'yo niyan, hayaan mo munang mabilad yung headlight para mawala yung tubig-tubig sa harap. So, wala pupunta pagkatapos, KG la eh. Para makuha yung carbon fiber mo. Iyon. Hindi ka mawawala. Bakit? Kita. Caterpillar. Ganda. Ano? Para wala nangyari, no? Anong masasabi mo? Parang lumabas yung ano niya, no? Bro, okay na. Binayaran ko na. Ako nang bahala sa'yo. Bait mo talaga sa akin. Oo naman, kaibigan. Sir Gian, thank you. Ma'am, salamat po. Thank you. Magbibigay ako ng ano, ng pangmerienda. Doon sa naghiwa. Siya yung naghiwa. Ito yung naghiwa, oh. Thank you. Bigyan mo sila sticker, bro. Kung ano lang madampot niyan, bigyan mo na lahat. Sige. Haka mo, bro. Yun, no? Sir, thank you. Ang lamig na ng mga makina. Cold start, ah. Parang gusto ko nang tanggalin yung kapote ko. Hindi na rin naman umuulan, tayo na yung daan, no? Ang liwanag ko. Pero banda doon, going to Manila, makulimlim pa. Okay lang din siguro suot ko to. At least kitang kita ako sa daan, di ba? Naka-riding gear naman ako sa loob ng kapote. Ayos! Ayaw nga, no? Next time, sige, pag hindi umuulan, para maganda. Gusto ko ipakita sa kanya yung biggest McDo in the Philippines, eh. Hindi mo pala napuntahan, no? Okay, sige, next time. Di ba, dadalhin mo pa yung Mustang mo doon, no? Kaya yung ibang bike, tara. Alright, Maynila naman ngayon, Diyos ko. Ginawa ko lang San Fernando to Angeles yung Maynila. Alam nyo, lately, nagiging extreme lalo yung vlog natin, eh. Parang hinahamon natin talaga yung weather, eh. Siguro mas may enjoy ko yung ganitong panahon kung papunta ako ng Buscalan. O kaya kahit sa Baguio lang. Tapos ganito yung weather. Siyempre, malamig dun sa bandang north. Lalo na sa Baguio. Makapal yung fog ngayon dun. Merong advantage din yung pagiging mabigat ng ZH2, eh, no? Kasi mas kapit yung gulong sa kalsada, eh. Kasi, di ba? Yung gravity, eh. Mas dikit tayo sa kalsada, eh. Eh, alam nyo naman ako, magaan lang yung katawan ko. So, pabor sa akin na mabigat yung motor. Kumbaga, pinupunan ng motor yung pagkukulang ng katawan ko. Woo! Grabe naman. So, sabi ni Alfred, okay lang pumiyay ng buulan. So, sige. Then, ako naman, di naman ako nababasa sa katawan. Sa legs lang, hanggang paa. Tama, hindi ko tinanggal yung aking kapote. Sakto-sakto lang, guys. So, pag nga pala nakakita ka ng kalsada, like dito sa asfaltong kalsada, tapos nakita mong makintab yung daan, yan yung senyalis na madalas talaga yan. Sobrang dalas niya. Di naman sa pagdaan mo, eh, dudalas ka, kundi yung pagpreno mo. Pag pumreno ka bigla dyan, yun. Doon mo ma-realize na madulas nga. At saka, yung guhit ng kalsada, huwag mo nga ayaang dadaan ka dyan, lalo't pagbasa. Gawin mo, ganto lang yung speed, sakto lang, mga 80, kung nasa expressway ka, ganyan, safe na yan. Huwag ka lang masyadong tututok sa kasunod mo, huwag ka masyadong didikit sa mga kasabay mo, para meron kang chance na mag-stop at umiwas sa mga sasakyan sa paligid mo. Like ngayon, no? Medyo ingat tayo dyan. Lalo na, mahina yung visibility ng mga sasakyan, especially yung truck. Ginoon nyo naman, no? Mahirap. Buti na lang, meron tayong auxiliary light
at makinang yung aking suot ngayon. Sobrang bright ng aking suot ngayon. So, sakto-sakto. At least kahit sobrang lakas ng ulan, napakasama ng panahon, kaya pala nating mag-vlog talaga. Kahit pala big bite, no? Siguro nasasabi ko to dahil nandito ako sa expressway ngayon. Pero kung siguro nasa may bandang Quiapo ako, tapos ang lakas ng ulan, no? Pero siguro hindi ito yung pinaka-the best gamitin pagdating sa ulan. Siguro para sa akin yung mga 400cc na maxi scooter. Yun, medyo may dating pa yun. Lalo na yung, ano ba, yung T-Max. Maganda yung tunog nun. So, pwedeng-pwede, di ba? So, para lang tayo nakasasaktan ngayon, no? Ito yung tuyo pa rin tayo. Sige lang, sa buhos ng ulan, ang sarap mong biyahe. Alam mo yung hindi naman natin masyado pinagmamasilan yung ating motor. Tama po yung sinabi ko. Yung tipong kahit madumihan ang todo, mabasa yung motor, okay lang. Ganoon kasi mga mag-aari natin na hindi pang last pack. Pero ito, hindi naman sa pang last pack siya. Pero yun talaga yung purpose niya, no? Mahatid ka sa pupuntahan mo. Sa kahit anong klaseng weather pack. Huwag lang lubog. Kasi yung ganito lang. Ulan, umaraw, bumagyo, di ba? Pagdating dito, lalong lumakas yung ulan. So, tignan nyo yung temperature ng motor. Sa ngayon, nasa 64 degrees Celsius lamang. Ang lamig ng makina. Ayan na, naramdaman ko na sa pako. Naging botas na. Lumubog na sa tubig yung pako. Sana hindi na pumalya yung RFID ko, no? Ako, may umaatras. Why? What happened? Yo, kita nyo yung lakas ng ulan, no? Hindi naman siya tipong pasilakas ng bagyo, eh. Walang hangin, eh. Pero parang hangin habagat siya na, ano, yung ulan natin na ngayon ng hangin habagat. Sana wag mag-fail. Nakakapote yung bag ko. Ang galing. Ay! May tubig. Paano yun, no? Hindi ko naman nakitang na-read, eh. So, ang plano ko, para mas safe, mag-e-skyway stage 3 tayo. Para pagbaba, malapit na lang sa PMC. Alam nyo, ang bait talaga ng may-ari ng Gile. Kasi, pinaringgan lang ni Alfred si Ahing na sana bigyan din siya ng carbon pagka meron na. O, tingnan mo. Siya pa mismo yung tumawag sa akin na para sabihin kay Bro Alfred na bibigyan niya ng carbon fiber helmet. Nice, diba? Saka makakita ng may-ari ng isang brand ng helmet or company na o-operan ka ng ganyan, diba? At hindi lang sa'yo, sa kaibigan mo pa. Although ako, nabigyan na ako. Kakulay ng kapote ko. Natutuwa ako pagka nakakakita ako ng ganyan ngayon. Nagkataon lang talaga itong kapote ko dito sa tank bag ko. Tapos binigyan pa ako ng fluorescent yellow na helmet ni Ahing nga yung may-ari ng Gile. Excited na rin ako yung suot yun. At ipopost ko sa Facebook. Tapos yung boots ko pa, di ba may fluorescent yellow din na design. Grabe. So, eto na. Dito na kami sa Skyway. Para mas safe. At tuloy-tuloy ang biyahe. Skyway Stage 3. Tuyong-tuyo pa rin ang aking katawan. Pati ang aking ulo. Babad ang aking paa. Dapat yata yung isprayan ko ng hydrophobic na pampadulas ng tubig sa dito sa aking lens. Para yung dumadapong patak ng ulan, eh, makawala din agad. Aagos lang, no? Yung ganyan. Kasi mangyayari lang yun kapag mabilis ka, eh. Pero pag mabagal, nag-i-stay yung patak ng tubig, eh. Parang first time lang ni Alfred dumaan dito na pupunta ng ano, PMC. Hindi niya alam yung parang best way. First time niya siguro. Nagtatanong, eh. Kala niya siguro pupunta ng Laguna. Dito na, after ng toll gate, bababa na tayo dito sa Quezon Ave. Iniwas ko lang siya sa traffic. Tsaka diba, pangit yung daan sa ilalim, eh. Ayan ang Quezon Ave, oh. Yan, oo. Oh. Pagbaba natin dito, napakalapit na lang ng office ng Gile. Yun. Nako, pagpasensya nyo na at kung medyo malabo yung lens natin, eh, ganun talaga. Maulan kasi. Ito na yung shortcut. Nako, lubog. Lubog, guys. Nice yan. Adventure. Yan, dadaan-daan lang. Uy. Uy. Ang lalim ng tubig. Nakokontrol yung gulong ko sa water pressure, oh. Grabe pala lumubog dito. Ang bait ng truck, oh. Minto talaga siya, oh. Para mahina lang yung wave ng tubig. Galing. Nako, kasarap lumayay kung ganito. Tuyo pa rin katawan ko, oh. Nakaka-enjoy. Gusto ko talaga ma-experience yung mas long ride pa dito. Kaya lang sana yung hindi nababasa yung paa ko. Di ba lang mabasa na yung hita ko, eh. Huwag lang yung paa. Parang lalong gumanda yung tunog ng tambucho ko. Ngayon basa siya, no? Ayos yung CH2, no? Pwede pala sa baha. Pwede na sa off-road. Pwede pa sa baha. Grabe yung tunog niya ngayon, ah. Parang aeroplano nagte-take off lang, ah. And nakarating din sa wakas. Oh, nandito na kami sa taso. Yung medyas ko, naiwan ko sa baba. May lugi ako. Bakit, bro? Dalawa yung helmet binigay kay Alfredo. Isang mat, tsaka isang gloss, oh.
Hindi lang pala mabait yung sinabi ko kanina, kulang pa. Dapat pala sinabi ko, sobrang bait. So ako, ambassador, isa lang binigay. Ikaw, anong tawag sa'yo? Tropa. So, sign of pag-welcome. Ito naman, sign of thank you. Bro, 13.5 isa yan. Ang binigay sa'yo, 27,000. Ako lugi. Ako dala dito, ako lugi. Ako hindi lugi. Ano? So, kaya pala... Ako basa. Alam mo, pinag-usapan nyo talaga to. Kaya pala kahit mga bagay, umakit ka dito. Hindi bro, sabi nga ni Ayan namin, half-based ng taon muna. Ah! Dumating, dalawa pa. Bakit ko dito? Ano ko? Buhang si Juggernaut. Alam mo si Juggernaut? Ganun ka. Wala rin ha. Tapos mo nga matatapos. Wala ka rin. Oh. Wow! Oo nga, galing! Galing-galing, oh! Full face na yan, hindi na half face. Hindi na. Oo. Totoo na. Ano masasabi mo kay boss? Oh, thank you! Paano mag-thank you in Chinese? Shishi Ahing. Okay. Shishi, Kuya Ahing, Shishi. Shishi. Kuning-kuning medyas ko sa baba. Minirong ko muna yung sapatos ni boss. Nandito yung medyas ko eh. Nandito sa tail bag ko eh. So, kung titingnan mo mabuti, pati yung parehong motor namin, pati yung mga accessories, no? Like itong bag. Tapos, syempre, pa-install din natin siya ng future eyes na LED lights, di ba? Maraming magkakamukha yung aming motor. Dalawang helmet ang bit-bit namin ngayon. Patay. Tape ko na lang yung isa sa motor ko, guys. Tignan nyo kung sino yung sinama ko. Siya yung naging model ngayon. Ano, Jelly Ambassador na yarn. Angkol, ah. Sigurado yung GCash mo dyan. Galingan mo, ah. Ayusin mo, ah. Ako, tatlo pitik mo, ah. Sa kanya, unlimited pitik, ah. Ha? Angkol, ah. Ayaw mo ang kailangan ng padulas to, ah. Boss, may camera din kami, boss. Uy, narinig mo, 1,000 na. Angkol, naka-vlog to. Tatandaan ko itong araw na to. Tatlong pitik versus unli pitik. Iharap mo bro, huwag mo italikod yung helmet, harap mo sa'yo. Baka dun sa 1,000, maambunan ako. Napitik ka, napititik pa kita. Na-video ka pa. O, isa pa niyan. Ito mo. Hindi pa tapos. Bro, hindi ako ambassador bro. Galawang ambassador na yung ginagawa mo ngayon. Trabaho lang bro. Oo, trabaho. Cross mo. Nice one. Yan. Huwag kang gagalaw. Yan. Okay, sir. Okay. Salamat naman. Thank you. Fist bump ng may kita. Sir, Red, invitahan kita sa aking pitik sa... Malaki? Hindi, sa card. Ah, okay. Sige. Basta pag nakita mo ko, bigyan mo ko ng isang solid na shot. May 1K agad. Ayun! Hindi sana pa na lang. Kami naging photographer natin. Oo nga. 1K yun. Okay na. Then guys, so ako ay official videographer ni Boss Rick. Nasa akin yung audio, nagsasalita siya sa camera. Uy, nasa akin yung audio. Huwag kang magsalita dyan. Hello. Kasama ko si Boss Reed ngayon. So siya ay mag-aakit ng CBR 1000. Very good. Yeah. Videographer si Guwapo Motovlog ngayon ni Boss Reed. Sandali, dapat yata patras. Tingin nyo. Sige, pa ganyan naman. Mas madali pag patras, darating. Geto lock. Ikaw na lang. Sige. Wait lang ah, wag mo muna iangat ah. Sigaw kami pagka ah. Yeah bro, pindot! Ayos oh. May sakay na big bike sa elevator, kayang-kaya pala. Ayos ba yung footage ko bro? Paatras ako lumalabas sa elevator. So ito, hawak natin yung dalawang kulay lang to sa Pilipinas. Maraming salamat kay Boss Reed sa kanyang pagpapahawak ng GoPro dyan. It's my pleasure, syempre. Thank you. Thank you si Boss Reed for sure. Alright. Peace. After namin dito sa opisina ng Jill, pupunta kami sa Kaintarisan at may atid kaming gamit. Malakas pa yung ulan, guys. Okay, ulan na naman. Hirap na hirap si Alfred. Ayan, grabe, hirap na hirap. Para sa carbon helmet, go Alfred! So ayan, guys, sobrang haba na ng lakad namin at mukhang hindi ko na isasama yung ride namin papuntang Kaintarisan. Gawa ng sobrang sama ng panahon at pareho kaming hirap sa pagra-ride dahil pareho kami may bit-bit na box sa likod namin. So ganun pa man, nice ko magpasalamat sa lahat ng tumapos ng ating vlog at see you next vlog guys. Wait for speed. Komportable ka ba? Ay sobra.